Magandang araw sa iyo. Ang ganda ng tanawin, ano? Narito tayo ngayon sa Thimphu, ang kabisera ng bansang Bhutan na matatagpuan sa Kanlurang Asya. Ang Bhutan ay kilala rin bilang Drukyul o Land of Thunder Dragon. Alam mo bang ang mga mamamayan nito ay nagtataglay ng isang napakagandang tradisyon na nagpapakita ng lubusang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang mga yumaong kapamilya? Ang bawat pamilyang namamatayan ay naglalaan ng panahon para sa pagunita ng kanilang namatay na kaanak. Pero bago tayo magpatuloy ay atin munang galugarin ang mundo ng Bhutan sa pamamagitan ng kanilang kultura. Ang pabansang Watawat ng Bhutan ay nakabase sa liting drupa ng Budismo Tibetano at tinatampok ng Druk ang dragon ng kulog na sa mitolohiyang Bhutanese. Ang wikang Dzongkha minsan kilala rin bilang Alokay ang pabansang wika ng Bhutan. Ang salitang Dzongkha ay nangangahulugang wikang sinasambit sa Lukha sa Dzong. Dzong o mga monastery mo parang kuta na itinatag ni Shobyo Ngawang Namgyal. Ang emadashi ay gawa sa maanghang na sili at keso at tinawag itong pamansang ulam ng Bhutan dahil sa kanyang ubiquity at sa pagmamalaki ng mga Bhutanese para sa mga ito. Driknam Namza ang tawag sa pagpapanatili ng tradisyon at kultura sa Bhutan. Ang Driknam Namza ay tumutukoy sa isang paraan at tuntunin ng magandang asal, tamang pagsuot ng damit, paano kumain. Ang tampok na pagdiriwang ng Bhutan ay tinatawag na Shetu. Ang Shetu ay nangangahulugang ikasampung araw. Buddhism, na pinakilala sa Ikapitong Sentorya, ang opisyal na relihiyon ng Bhutan. Ang Bhutan ay ang tanging bansa sa mundo na napanatili ang Vajrayana form ng Mahayana Buddhism na pabansang relihiyon nito. Ang sports ng Bhutan ay may dalawang uri, ang tradisyonal at ang internasyonal. Ang pabansang laro ng Bhutan ay ang pagpana. Ang politika ng Bhutan ay ang elegiya sa kamatayan ni Queen na isinalin sa Pilipino ni Pat B. Villafuerte. Ayan, nabanggit na nga mula sa ating video clip na ngayong oras na ito ay bibigyan pansin natin ang damdaming nakapaloob sa tulang liriko na pinamagatang Elegiya sa Kamatayan ni Kuya. Ito ay mula sa bansang Bhutan na isinalin sa Filipino ni Pat V. Villafuerte. Kung ako ang tatanungin, ay marami na rin akong mga mahal sa buhay na pumanaw na. Tulad na laman na aking lola na si Lola Nene. Marami siyang nagawa para sa akin. Lalong-lalo na ang mga pagpapaalala niya sa akin dati na dapat marunong daw ako magpaalam sa tuwing aalis ako ng bahay. Pati na rin ang mga mahahalagang pag-uugali tulad ng pagbibigay ng respeto sa ibang tao. Para maibsan ang aking pagdadalamhati ay patuloy akong nananalangin at inaalala ko lagi ang mga masasayang pagkakataong magkasama pa kami dito sa bahay. Ikaw, naranasan mo na ba ang mawalan o iwan ng mahal sa buhay? Sino ang taong ito? Isulat mo nga ang kanyang pangalan sa loob ng pusong ito? Naiintindihan ko, hindi madaling mawala ng mahal sa buhay. Pero kung may iniwan naman para magpatuloy sa buhay, unti-unti tayong babangon. Sa bahaging ito, ay higit mong makikilala ang iba pang mga akdang pampanitikan sa Kanlurang Asya. Isa na rito ang Elegiya. Ano nga ba ang Elegiya? Ang Elegiya ay isang tulang liriko na naglalarawan ng pagbubulay-bulay o guni-guni na nagpapakita ng masidhing damdamin patungkol sa alaala ng isang mahal sa buhay. May mga katangian ng Elegiya. Ito'y tula ng pananangis, pag-aalaala, at pagpaparangal sa mahal sa buhay na ang hinig ay matimpi, mapagmuni, at di masintahin. Mayroon din tayong mga elemento ng Elegiya. Una ay ang tinatawag na tema. Ito ay ang pangkabuuang kaisipan ng Elegiya.
Ito ay kadalasang konkretong kaisipan at pwedeng pagbasihan ang ating karanasan. Ikalawa ay ang persona. Ito naman ay ang tao o mga taong kasangkot sa dula. Ikatlo ay tinatawag na tagpuan. Ito ay lugar o panahon na pinangyarihan ng dula. Ikaapat ay ang kaugalian o tradisyon. Ito ay ang mga paniniwala, opinyon, kostumbre o mga ginagawa na naisalin mula sa mga magulang papunta sa mga anak nila. Ikalima ay ang wikang ginamit. May dalawa tayong uri nito. Ang una ay ang formal o yung salitang standard, samantalang ang isa naman ay ang informal na madalas gamitin sa pang-araw-araw na pag-uusap. Ika-anim naman ang tinatawag na simbolismo. Ito ay ang paggamit ng mga simbolo para magpahiwatig ng isang ideya o kaisipan. Ikapito ay ang damdamin. Ito ay tumutukoy sa nararamdamang emosyon ng tauhan sa tula. Sa elehiya, kalungkutan o pighati ang nararanasan ng mga tauhan. Matapos mong mabasa ang elemento ng elehiya, natitiyak kong madali mong mauunawaan ngayon ang elehiya na ating babasahin. Simulan mo nang basahin ang elehiya sa kamatayan ni Kuya. Elehiya sa kamatayan ni Kuya. Mula sa bansang Bhutan na isinalin sa Filipino ni Pat V. Villafuerte. Hindi napapanahon. Sa edad na 21, isinugo ang buhay. Ang kanyang malungkot na paglalakbay na hindi na matanaw. Una, sa dami ng aking kilala, taglay ang di mabigkas na pangarap, di maipakitang pagmamahal, at kahit pagkaraan ng maraming pagsubok, sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga, manipwalat diri, panghihina at pagbagsak. Ano ang naiwan? Mga naikwadrong larawang guhit, poster at larawan, aklat, talaarawan, at iba pa. Wala nang dapat ipagbunyi ang masaklap na pangyayari, nagwakas na. Sa pamamagitan ng luha, naglandas ang hangganan gaya ng paggunita. Ang maamong mukha, ang matamis na tinig, ang halakhak, at ang ligayang di malilimutan. Walang katapusang pagdarasal, kasama ng lungkot, luha at bighati, bilang paggalang sa kanyang kinahinatnan, mula sa maraming taon ng paghihirap, sa pag-aaral at paghahanap na magpapaaral, mga matay na wala ng luha, ang lakas ay nawala. Oh, ano ang naganap? Ang buhay ay saglit na nawala. Pema, ang immortal na pangalan, mula sa nilisang tahanan, walang imahe, walang anino, at walang katawan. Ang lahat ay nagluksa, ang burol ay bumaba, ang bukit ay nadaanan ng unos, malungkot na lumisan ang tag-araw. Kasama ang pagmamahal na inialay, ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita, ang masayang panahon ng pangarap. Paniguradong naantig ang iyong damdamin sa nabasa mong elehiya. Ating suriin ito. Makikita natin na sa pamagat pa lamang ay tungkol sa kamatayan ng isang mahal sa buhay ang tema ng tula. Dalawa ang ating tauhan at ito ay sina Kuya na nakatatandang kapatid na lalaki na may akda na namatay sa edad na 21. At ang isa naman ay ang kapatid. Siya ang naglalahad at tagapagsalita sa tula. Isa-isahin natin ang saknong sa tulang ito. Sa unang saknong ay mararamdaman ang panghihinayang ng may akda sa namatay dahil sa hindi inaasahang pagpanaw nito sa edad na 21, kung kaya't hindi na niya matutupad ang mga pangarap na naiwan dito sa ibabaw ng lupa. Sa ikalawang saknong ay inalala ng may akda ang yumao. Inilarawan ang mga bagay na naiwan niya dito sa lupa na magpapaalala sa kanyang mga mahal sa buhay sa kanyang minsang pag-iral dito sa mundo. Inilahad dito ang mga konkretong bagay
maging ang mga alaala na hindi nila malilimutan sa yumao. Sa ikatlong saknong ay inilarawan naman ng may akda ang kabutihan at ilan sa mga pangyayari sa buhay ng kanyang kapatid. Sa ikaapat na saknong naman ay inilahad ang nararamdamang pighati ng mga namatayan pati ang katotohanan ng hindi na nila makikita ang yumao magpakailanman. Kung ating ibubuod ang elehiya, ay masasabi natin ang elehiya sa kamatayan ni Kuya ay isang madamdaming tula tungkol sa isang kapatid na labis ang paghihinagpis sa maagang pagpanaw ng kanyang nakatatandang kapatid. Inilarawan sa akda ang paggunita sa mga panahong buhay pa ang kanyang kuya, maging ang mga bagay na naiwan nito. Inilarawan nila sa akda ang labis na kapighatian at kalungkutan na kanilang naranasan sa pagkawala ng kanyang kuya. Marahil ay iisa lamang ang damdaming nangingibabaw sa bawat taong makakabasa nito. At ito ay ang kalungkutan at bigati. Mapatutunayan nito dahil binanggi sa tula ang lungkot, luha at pighati na sinapit ng kapatid, maging ng kanilang ina. Isa pang linya na nagpapakita sa atin ng kalungkutan ay ang pagbanggit ng malungkot na paglisa ng tag-araw. Siguro naman ay napansin mo na mayroong pagkakaiba ng kaugalian at tradisyon ng mga taga-Butan sa mga Pilipino patungkol sa kamatayan ng isang tao. Sa bansang Butan, ginugunita ng pamilya ang ikapito, ikadalawamput-isa at ikaapat na siyam na araw ng kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. Nagsasagawa sila ng tinatawag na cremation at sky burial. Sa ibang bahagi ito ng Butan nakikita. Dito naman sa atin sa Pilipinas, karamihan sa atin ay ginugunita ng pamilya ang ikasyam at ikaapat na po na araw at unang taon ng kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. Nagsasagawa ng cremation ng ilang mga pamilyang Pilipino. Subalit dahil sa nararanasan natin ngayong pandemya, ay mas marami-rami na rin ang napipilitang ipa-cremate ang kanilang mga mahal sa buhay. Siguro ay napansin mo rin na katulad ng mga taga-Butan, ay kaugalian na rin nating alalahanin ang isang sumakabilang mahal sa buhay sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang naiwan. Sa loob ng ating bahay, ay tsak na marami kang maikukuwento ng mga bagay na naiwan ng iyong lolo o lola, o mga bagay na ipinamana sa iyo ng iyong pamilya, o kahit pa mga simple at maliliit na bagay na naging bahagi ng buhay ng taong yumao na. Subalit ang higit na magpapaalala sa atin ay ang mga alaala na kung saan ay madalas kayong magkasama, ang inyong mga gawain at ang mga bagay na inyong pinagsaluhan, pati ang mga bagay na ipinaramdam sa iyo na tiyak na hinahanap-hanap mo. Paano nga ba naiiba ang elehiya sa iba pang uri ng tula? Ang elehiya ay naiiba sapagkat ito ay isang malungkot na tula o anumang katha na ipinatutungkol sa yumaong kamag-anak o mahal sa buhay. Naramdaman natin ang lungkot at panghihinayang ng may akda habang binabasa natin ang elehiya. Ito ay bunsod ng epektibong pagkakahabi ng iba't ibang elemento ng tula, katulad ng tema, mga tauhan, tagpuan, mga mahihiwatig na mga kaugalian o tradisyon, wikang ginamit, pahiwatig o simbolo, at damdamin. May ilang mga teoryang pampanitikan tayo makikita sa elehiyang ito. Una ay ang teoryang realismo. Ito ay ang pananalig na inilalarawan ang buhay sa katunayan. Sumunod ay ang humanismo. Ito naman ang pananalig na nagbibigay ng pangunahing halaga sa tao at sa damdamin at sa loobin nito. Binigyang halaga sa akda ang damdamin ng tauhan sa labis na pangungunila at pagtangis sa pagkawala ng kanyang kuya. Pagpapakita lamang ito na ang bawat tao ay may nararamdaman at may karapatang kilalanin ang damdamin at saloobin, hindi bilang kahinaan, kundi bilang katangian ng isang buhay na nilalang. Ikatlong teorya naman ay ang simbolismo. Ito ang pananalig na nagsasaad ng mga bagay-bagay, damdamin at kaisipan sa pamamagitan ng sagisag.
malamang ang iba sa inyo ay sasagot na ang lalaking tinutukoy dito ay si Pema. Alam mo ba na ang Pema ay isa sa mga simbolismo na ginamit sa tula? Sa Bhutanese, ang pangalang Pema ay kadalasan tumutukoy sa isang babaeng na aalala ang lahat ng mga bagay na nakalimutan ng karamihan. Marahil ay tulad nilang mga naiwan, ang mga alaalang iniwan ng kanyang kuya ay patuloy na mananahan sa kanika nilang mga puso kahit pa ito'y wala na at hindi na nila muling makakasama pa. Kung kaya't ang salitang Pema sa tulang ito ay isa sa mga simbolismo na ginamit sa elehiya. Pag-usapan naman natin ang bisa ng panitikang ito. Bisa sa isip. Sa aking pagbabasa at pag-aaral ng elehiyang ito ay mas napagtanto ko na walang permanente sa mundo. Ang lahat ng meron tayo sa kasalukuyan ay hindi mananatili hanggang sa ating hinaharap. Lahat ng tao ay lilisan at papanaw, subalit ang kanilang alaalay mananatiling buhay sa mga taong nagmamahal sa kanila ng lubusan. May bisa rin ang panitikang ito sa damdamin. Kung mapapansin mo ay labis-labis talaga ang emosyong ipinadama ng may akda. Ito ay ang lungkot, pait, sakit na isang taong nawala ng mahal sa buhay. Mararamdaman mo ang pangungulila at pag-iisa dahil alam mong imposibleng bumalik na ang taong ito sa iyong buhay. Kung ako ang tatanungin, ay natural na naantig ang aking puso sa kung paano ang nakababatang kapatid ay nagluluks at tumatangis dahil sa pagkawala ng kanyang kuya. May bisa rin ang panitikang ito sa pag-uugali o asal. Isa sa mga pag-uugali o asal na makukuha mo sa akda ay ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, lalo sa mga taong mahal mo habang sila'y buhay pa. Habang nahahawakan, nakakausap, nagkakasama pa natin ang mga ito, sulitin natin ang bawat oras at bumuo ng magagandang alaala kasama sila. Para sa huli, hindi labis na kapighatian ang mararamdaman mo. Hindi pagsisisi ang magiging hantungan. Huwag mong baliwalain ang presensya at oras na mayroon ang bawat isa. May bisa rin ang panitikang ito sa ating lipunan. Ito ay nabibigay ng mensaheng pahalagahan ang buhay. Matuto tayo mahalin ang pamilya at lahat ng mga taong mahal natin sa buhay. Ganoon rin, mapagtanto sana natin ang kahalagahan ng bawat isa. Gaano man kapait ang kinaroroonan natin o nararanasan natin ngayon. Tumataas na kasi ang bilang ng mga taong kumikita ng kanilang sariling buhay o nagsisuicide sa kasalukuyan. Kung kaya't napakahalagang paalala sa atin na mahalin natin ang ating buhay dahil ito ay bigay at kaloob sa atin ng poong may kapal. Inaasahan ko na sa oras sa ito ay mas napalalim at napalawak pa ang iyong kaisipan at puso patungkol sa pagpapahalaga sa buhay dahil sa pag-aaral natin sa panitikang elehiya na mula sa bansang Bhutan. Inaasahan ko rin na masasagutan mo ang lahat ng mga katanungan sa iyong module at maipapasa mo ito sa tamang oras sa iyong guro. Maraming salamat sa iyong pakikinig, pag-aaral at panonood. Ako ang inyong lingkod, Ma'am Isa. Dito lang sa Live, Love, and Learn. Live, Love, and Learn.